Napalitan na po ang ating 11131 plus. Ngayon po, meron ng 20% ang area ng criminology. Ano po yung dati niyang... Ay, ang cute. Wait. Nakikita po? Nakikita naman, no? So, pag sinabi natin 20%, na-discuss na ni Attorney Jingo yung another 20%, tapos CDI ni Sir Contiveros. So, meron na kayong 60% plus na mauunawaan na itong tatlong area na to, dyan yun dapat nyong pagpursigihan. Merong sikreto class para ma-master mo yan. Sasagutin ko muna itong si Revelyn. Hello, ma'am. Makukuha po ba ang certificate of enrollment kung per session lang po ang kukunin? Okay. Kailan ba yung sinabi ni Sir Noli ninyo? May qualification kung per session ka lang, mabibigyan ka po namin class ng enroll for para certificate of enrollment. Pero hindi siya yung isang beses ka lang sasali. Hindi ka namin mabibigyan yan. Kasi pag sinabi natin enrollment, naka-enrolled ka sa amin, nakukuha po. So at least sana may dalawang area ka na pool na nasalihan. So at least siguro mga 12 sessions para makonsidered ka po namin enrolled sa amin. Kasi meron dito, baka sasali lang ng dalawang beses, ihingi na ng certificate, eh hindi ka officially enrolled sa amin. Pero kung nagbayad ka ng down payment, oh sige, i-consider ka namin. Okay po, malinaw po tayo. Okay lang, para fair din po sa iba. Magbibigay kami ng certificate of enrollment para mabigyan kayo ng good moral ng dean. May nagsasabi rin sa amin class na, ma'am, baka hindi po kami bigyan ng good moral. Kasi ang dean magbibigay na. Class, kaya lang naman ganun kahigpit kasi gusto lang naman kayo na mga dean ninyo masigurado kung meron ba kayong review center na pinagkakatiwalaan para makapasa sa board. Ma'am, legit po ba yung 5K? Legit yan, nak. Legit yan. Okay, kung retaker ka po, 5,000 na lang all in. Ano ba ibig sabihin ng all in? Mula January 15 hanggang board exam, wala ka ng babayaran. Kasama ang soft copy, kasama ang review, kasama ang actual review, kasama ang recording hanggang April yun. Ma'am, sorry for interrupt. Magkano po ba ang down payment? 1,000 po ang minimum. Pwede rin kalahati ang down payment. Ako class ang ina-advise ko para sakaling kayo ay alam kong mahirap ang buhay, kahit 1,000 class, para makover nyo rin yung area ng criminology. Okay. Obe, pwede ba pa-edit din yung name nyo, ha? Ayan. Paki-edit yung mga name. Now, let us proceed now to our percentage. Dati, 15% lang ang criminology, ngayon 20% na po sa board exam. Now, ma'am, sabi nyo, tatlong area po ang 20%. Ano ang dapat naming unahin? Ano ang dapat naming pursigihan? Class, nasa harapan nyo na. Unahin nyo ang area ng criminology. Ma'am, bakit? Kasi po, yan ang fundamental. Yan ang foundation. Yan yung magiging haligi ninyo para ma-master ninyo ang CLJ at ma-apply nyo gamit si CDI. Halimbawa, bigyan ko kayo ng technique. The introduction to criminology class. Ang mga pinag-uusapan po dyan, bigyan ko kayo ng layout, nandiyan ang ibig sabihin ng criminology, saan nag-umpisa ang criminology, ano ang naging fundamental laws ng criminology para magamit ito sa CLJ. Nandiyan yung pag-uusapan ang crime, criminals, and society. Pag na-master nyo na class ang intro to crime, diyan nyo ngayon maiintindihan paano ba magkakaroon ng pagkakaiba ang crime sa felony, sa offense, at infraction. Then book 2,
Pag na-master nyo si Book 2, apply the intro to CREAM, okay ka na kay CDI. Kung halimbawa na kayo ay nasa ano na ha, nasa mundo na ng pagre-review, unahin nyo ang intro to CREAM, tapos, de syempre, sasalihan nyo lahat yan. Kapag class, pupunta na kayo sa ibang area, sigurado CLJ ang susunod dyan. Para hindi kayo maliligaw. So may dalawa ka ng pundasyon para si CDI at every area na papasok, hindi ka na malilito. Huwag na huwag nyo class kakalimutan ng introduction to criminology. Kasi nandiyan lahat. Nandiyan ang kulpa, nandiyan ang dolo, intentional felony, culpable felony, nandiyan ang mala inse, mala prohibita. So naki-intro to crime. Ilang percent po Ma'am Ella ang halos maitatanong sa mundo po ng intro to crime? Tignan po ang table of specification. Alam ko naman sawang-sawa na kayo dyan. Para daw ma-compute ang 20%, itong first box natin, sa 20% class na makukuha sa board exam dahil 100% yan, 33% po ang halos marami. Napansin? So sa introduction to criminology, ano-ano yung mga 3%? Intro to crime, theories of crime, human behavior, juvenile. So kinuha ko muna yung tatlo. At lahat sila class, 15 items ang naitatanong. Yun yung next line, yung katabi ng 3%. So mapapansin nyo class, ang aasahan mong itatanong sa board exam na introduction to criminology ay almost 15 items. E sa dami-dami class nang meron sa intro to crime, alin kaya yung 15 items na maitatanong? At napansin class, 30% remembering, understanding ang halos marami at application ang mas masakit class. Bakit? Kasi kailangan mo nang i-apply. Bigyan kita ng konting way para maintindihan ng application. Napansin sa number 1, the conduct criminological research on crimes, criminal, crime causations, victims, at yung deviant behavior daw class, nakita yung number 1. So yung percentage daw or number of items na madidistribute dito, tignan nyo yung number 1 class. Criminological research yan, tama? Puntahan natin ang criminological research. Letter G. Nakita yung letter G. So, research 1 and research 2. So, 4% po siya sa board. Ilang items? 20%. So, ibig sabihin, sa 20% na yan class, at sa 20 items na tatanong. Ang common sa remembering, walang natatanong class. Ibig sabihin, medyo hindi nyo magagamit yung meaning ng introduction, meaning ng chapter 1, ibig sabihin ng chapter 2, ano meron sa title ng chapter 3, wala kayong ma-encounter na tanong na ganyan sa research. Nakita? Kasi itong box na to class ng 3 and 3, di ba may dash tapos 3, yan ay naka-align kay remembering and understanding. May tendency class, wala kang maiintindihan na ito. Ayan, kung nakikita yan. Ay. Ayan, ito, nakita to. Maasahan mo lang class sa understanding, tatlong tanong. Halimbawa class, ano ang nilalaman ng introduction? Saan ginagamit ang demographical profile? Ano ang ibig sabihin ng conclusion? Kailan ginagamit class ang survey? Nakukuha class? Ibig sabihin, nauunawaan nyo ba ibig sabihin ng survey?
tinanong sa board exam dito sa criminological research, sa understanding ha, kapag oral at verbal, ano daw ba ang instrument na kailangan mong gamitin? So kung nag-ambag ka ng pansit canton nung college ka sa research, hindi mo siya masasagot. Okay? So ituturo sa inyo yan plus sa research nyo. Kaya makinig kayong maigi kung kailan ginagamit yan. So ano tayo? Inferential ba tayo, ma'am? Meron ba tayong tinatawag na descriptive research? Correlation research? So dapat yung dalawa na yan, alam mo pagkakaiba. Pag descriptive, dinidescribe mo ang isang bagay. Pag correlation research, correlated. Meron kang kino-compare na dalawang variables. So, almost tatlong items ang pwedeng matanong dyan. Okay? Then, applying. Class, tignan nyo yung applying. Itong number 10. Lahat ng natutunan ninyo, i-a-apply mo ngayon. At kadalasan, 10 items po ang tinatanong dyan. Halimbawa, ang naging tanong noong June 2022, anong klaseng research daw class ang hahanapin mo kung ikaw daw ay nagkakandak ng isang inmates at may mga inmates daw na iba-iba ang religion? So kung halimbawa daw, paano mo daw ika-classify ngayon yung mga inmates base sa religion nila? Ang naging sagot sa board class, ethnography. So ano yung ginamit daw sa research? Pag ethnography, ito po ay ginagamit sa group of people. Okay? Para makita daw yung difference ng bawat isa. Halimbawa, pag Muslim po, ano yung bawal kainin ng inmates na Muslim na pinapakain sa regular na inmates? Naunawaan class? So ano klaseng research yun? Ethnography. Kailangan mo munang pag-aralan anong mga kultura ang meron dito para malaman natin ano yung mga pinagbabawal na pagkain sa kanila. Ganun ang naging tanong sa research class. Ina-apply. Kung ikaw ay PNP officer, in charge ka sa pagmamanage daw, anong klaseng research ang gagamitin mo kung titignan mo daw ang pagkakaiba ng mga newly recruited na PNP at yung mga nasa field na. Ano daw yun na ba-violate? Ganun ang naging tanong. Ibig sabihin, teka ma'am, yun sa number 10, paano ko i-apply? Ang naging tanong kasi, yung isang member of the PNP daw class, nagkakandak daw siya ngayon ng research gamit ang correlation. Ang problema, ang tinatanong sa board, ano daw ang na-violate ng PNP? Dahil ang kanya class na pinag-aaralan, dalawang variables. Ano yung unang variables? Yung mga newly recruited, yung mga nagre-recruit ay yung mga bagong pasok. At yung pangalawang variables naman ang naitanong, ito daw yung mga nasa loob na mismo. So may na-violate daw si PNP. Ano daw yung na-violate? So application na naman yun. Ano naging sagot, ma'am? Ang na-violate class, related ba sa isa't isa ang newly recruited at yung nasa loob? Kung ang pinag-aaralan, budgeting. So yun yung naging situational na sagot sa board exam. So, kailangan nyo, class, paigtingin yung understanding nyo. Kailangan, class, naiintindihan nyo yung tinuturo. Kaya inaalaw ko kayo na magtanong sa lecturer nang hindi nababastos. Nakukuha po? Naunawaan? Para, class, hindi nakakat ang klase ninyo, hintayin nyo ang lecturer nyong magsabing, may tanong ba kayo? At always po na pag nagtatanong kayo ay yung related sa topic. Baka naman mamaya ibang topic yung tinatanong nyo. Okay? So laging i-apply yan. Ma'am, hindi na nasagot. Nandirito kami para sumagot last. Okay? Gagawa ako ng GC para sa 2023
na online tanungan. 'Di ba pinagbabawalan ko kayo class na mag-chat? So bibigyan ko kayo ngayon ng GC na doon kayo magtanong ng magtanong. Okay? Basta yung mother GC ninyo, fix yan na si admin lang ang pwedeng mag-reply. Tapos, magbibigay ako ng representative, si Permin, naka-edit dapat. Reklamador ka din, ano? Ako muna magre-reklamo sa'yo, ha? Bakit hindi nakaayos yung pangalan mo? Hindi ko na ini-edit class. Kasi seminar lang naman to, dapat nga 2 hours lang. Pinaiintindi ko sa inyo kasi baka magsawa kayo sa akin. Hahayaan ko ang lecturer ninyong paintindihan, okay? Kaya nga, ang unahin mo muna, alamin ano yung kinakailangan mong pagdusahan para ma-master ninyo ang inyong research. Hindi pa to lectures. Sineseminar ko pala, pinaiintindi ko palang sa inyo yan, ha? Pa-edit na rin yung name mo, Miss Permin o Mr. Permin, okay? So, marami nang bumabagsak dito palang kay research. Okay, meron ka ng 20 items. Sigurado, kung nag-ambag ka lang ng pansit canton, automatic po, ang masasagot mo lang dyan, 5 items. Mini-mini-mini mo pa yan, sigurado. Okay, kaya dapat ngayon pa lang, tingnan nyo na yung, ma'am, ano yung mga tinatanong pagdating sa criminological research? Tingnan nyo yung number one. May kinalaman sa crimes? May kinalaman sa crime causation? Ibig sabihin ng crime causation class, pinag-aaralan po kung ano yung pagkakaiba. Ba, ding, ding. Saglit lang class, medyo na ano ako. Cute. Ano ba to? Alam. Dad, paano to? Hindi ko alam to. Ano gagawin? Tatanggalin ko to eh. Tatanggalin? Hindi mo matatanggal yan kasi nga ano lang yan, Adobe. Hindi mo may edit basta-basta yan. So, iyaano ko lang talaga sila. Oo. Okay, sige. Hindi, balik mo na lang sa ganito yung nakukulayan ko. Paano ko siya makukulayan? Ayun, may dilo. Pwede rin. Yeah? Oo, yan. Tapos gaganong ka rito. Ay, yun. Yung guhit mo na. Ito? Yan. Ah, okay. Okay, sige, balik tayo sa topic last. Mapapansin niyo po,
Ang maraming tanong po na may kinalaman sa research ay naka-apply po sa tinatawag nating demonstrate competence and broad understanding sa law, sa batas. Then, apply the principle and jurisprudence of criminal law and evidence. Napansin class, pati pagdating sa criminology, kailangan mong maintindihan ang ating criminal law. Okay? Then, effectively communicate orally and in writing using both English and Filipino. So, para daw ma-master and practice yung outcomes based ng area ng criminology, dapat po kayo po hindi lang master ang English, bagkus master nyo po yung understanding na kinakailangan na iintindihan nyo sa lingwahe natin. Okay? And act in recognition of professional, social, and ethical responsibility. So, ibig sabihin lang, class, sa pagpa-practice para mag-outcomes based lahat ng uri ng tanong sa ating area ng criminology, dapat po pinapractice din ng lecturer, class, na magle-lecture sa inyo kung paano nyo paano mapapataas ang standard ng mga nagtitake ng board exam. Okay? So kahit ibigay namin ang lahat ng meron kami, class, kung hindi nyo nauunawaan ng ating mga subjects, mayayari kayo. Sa mga nagpaplano na mag-enroll lamang para sa final coaching natin, ito po yung suicide na gagawin nyo, class. Dapat masterin nyo muna tong area na to. Then, malalaman natin ilang mga items. Napansin nyo ano yung pinakamaraming items na naitatanong, yan ang research. So, umpisahan nyo, class, paigtingin yung mga nangyari sa inyo sa research nyo nung college kayo. Okay? Then, dispute resolution, ito po yun. Kumbaga, class, binago lang naman yung pangalan na yan. Ang dispute resolution, may kinalaman po yan sa crisis management. Dati, hostage negotiation lang po ang pinag-uusapan. Opo, pwede naman. Sa final coaching, walang problema. Okay? So, dispute resolution, class. Resolution, ibig sabihin, anong solusyon daw ang kinakailangan sa mga lugar, bagay, pangyayari na kinakailangan may pagkakagulo? Anong gagamitin mo, class, na solusyon? Okay? Halimbawa, pag-uusapan nyo dyan, class, yung disaster, risk. Yan yung mga tanungan dyan. Ano pagkakaiba, class, ng risk management sa disaster management? Kailan ina-apply ang pagkakaiba ng dalawa? Yung risk ba may nangyayari na bang kaguluhan? Yung disaster ba, before ba yan ginagawa? Okay, so pakikinggan nyo yung nagtuturo sa inyo yan dahil 10 items din yan. Then, juvenile, class, kung mapapansin nyo, ang naging tanong ko sa board exam sa juvenile nitong June and December 2022, may kinalaman lamang po sa mga neglected, di ba, abandoned, nandiyan, class, yung mga child abuse. Ang kadalasan, class, mayayari kayo, class, sa application nito pagdating kay diversion program. So, ang mga naging tanong sa board ay may kinalaman sa diversion and intervention. So, RA-9344. At author din ng isang libro si Attorney Gabaw. Kaya may tendency na ito po ay maintindihan nyo sa area naman ng CLJ or CBI. So, yung mga topic sa juvenile class katulad ng 9344, 10630, nandiyan ang PD603, nandiyan ang 9208 o yung human trafficking, lahat yan may kinalaman kay juvenile. Kaya wag lang kayong ma-at ease na 3% lang yan sa area ng criminology. Pwede nyo rin yung asahan sa area ng CA at area ng CBI. Kasi ang CBI may special law. Okay? Then professional conduct and ethical standard 6713 o RA 6713, isa yan sa mga kailangan nyong masterin. Ayan, 10 items din yan sa board exam. Kung saan, class, mapapansin ninyo, mas marami po sa ethics yung applying, pero meron ding remembering. Halimbawa, may remembering. Ano pagkakaiba ng prudence sa discretion? Ano ibig sabihin ng gentlemanliness sa orderliness? Ano ang ibig sabihin ng perseverance sa endurance? Okay? Then, human behavior and victimology,
15 items din sa board exam yan. Yung mga ayaw nyong topic class nandito kay human behavior. Yung psychotic, psychopathic, nandiyan yung mga dementia praecox, okay? Nandiyan yung mga schizophrenia, paranoia, ito yan, human behavior. So 15 items din, hindi nyo pwedeng pabayaan. Okay? Then theories of crime, classical, positive, meron tayong 55 theories. So imagine nyo class. Walang remembering, kaya huwag kayong magkakabisado ng meaning ng classical. Kailangan nauunawaan mo ibig sabihin ng classical. At syempre, applying 7 items. Ang problema, class, nakita nyo, may mga number. 3, 2, 1. Ano ba meron sa 3, 2, 1 na yan? Analyzing, evaluating, and creating. Ibig sabihin, nag-e-experiment ka na dyan. Utilitarianism. Halimbawa, kung ikaw po, class, ay isang uri ng criminologist, paano mo i-classify ngayon o i-evaluate ang theories ng positive theory sa rational choice theory? E paano ka papasok sa creating and evaluating kung hindi mo nare-remember ano ba meron dyan at hindi mo naiintindihan? So kailangan makinig kayong maigi sa magtuturo ng theories of crime ninyo. As far as I know, ang magtuturo niyan ay si Sir, diba lecturer natin dyan? Sir J.M. Junicio. Okay, sa magtuturo niyan. Then, introduction to criminology, ako po magtuturo. So, sana ay yung iba ay maka-attend. So, may tendency po ba na 6 na oras nyo lang ituturo ang introduction to criminology class? Pwede po pag kami ni Sir Noli ninyo ang nagtuturo, nag-e-extend kami ng araw. Magbabayad po ba ulit, ma'am? Hindi na. Okay? As long as class na introduction to criminology, binayaran mo ng 100 pesos. Kahit umabot ng 3 araw kung tinuturo yan, 100 lang babayaran mo. Nauunawaan po. Siyempre, class, kami may-ari. Ilangan naman natipirin ko kayo. At nakita nyo naman, class, sa ilang taon namin sa CHOPS Online, mga lecturer natin, hindi sila nagtitipid, okay, ng lectures. Next. May soft copy na ba kayo nito, class? May soft copy na kayo, di ba? So maganda i-print nyo yan. Makikita nyo, paano naman, ma'am, ina-apply na introduction to criminology? Diba class, mayroon 15 items. Ito yon, may 15 items. So, ito ang kailangan mo ngayon tignan. Alin sa 15 items yung may tendencing maitanong? At least class, mamaya nga pag ano, ititignan ko, tuturuan ko kayo kung saan nakikita yung soft copy. Okay? Ang introduction to criminology, ito po yung kailangan nyong aralin. Hindi yung kung ano lang yung ino-offer class sa social media na subject intro to crime, eh bibilin nyo na. Dapat tignan nyo, ito bang introduction to criminology na bibilin kong libro? Nandirito ba yung kinakailangan ko para masunod yung outcomes based? Baka mamaya ang binili mo lang palang libro class ay meaning lang ng crime, meaning lang ni Cesar, meaning lang ng classical. Pero nandun ba yung positive? Nandyan ba yung etiology of crime? Nandun ba yung criminal behavior? Nababanggit ba yung deviant behavior? Take note, ano pagkakaiba ng criminal, anong crime sa deviant? So, nasa libro nyo ba yun? Okay? Then, dapat kaya rin i-interpret at i-differentiate plus ang pagkakaiba daw ng crime, deviance, and delinquency. Ituturo ko sa inyo yan sa introduction to criminology. Anong keyword para malaman mo ang crime? Anong keyword para makita nyo ang delinquency? Anong keyword para gamitin nyo ang word na deviance? Okay? Then, understand the typologies of crimes, delinquents, criminal, offender.
Hindi daw lahat last na nagko-commit ng krimen ay makukonsidered na kriminal. Sino ang halimbawa niyan? CICL. Kaya sa tinawag na forgotten offender. Okay? So yan yung ibig sabihin sa number 3. Kailangan malaman nyo kailan ini-evaluate, dinidistinguish yung criminal. Okay? Meron din kayo class kailangan matutunan sa introduction to criminology na merong walang intent gumawa ng krimen pero liable kasi nakagawa ng krimen. Yan ay maintindihan nyo sa culpable felony. Okay? Ano ni mga elements ng culpable? Okay, introduction to criminology yan. Tapos, learn and explicate the Philippine criminology profession, career path versus criminologists in other country. Dalawang items lang yan. So, ano daw pagkakaiba ng criminologists sa Pilipinas at criminologists sa ibang bansa? Alam nyo naman, class, na ang Lea, pati yung Switzerland, tinanong, oh, di ready-ready rin kayo. Pwedeng maitanong sa board exam natin sa susunod ngayon, April, ano yung halos katulad ng criminologist sa Pilipinas? Anong bansa ang ganun ang katulad? So, isa yan. Next, theories of crime causation. So, mga theories po ang kailangan nyong matutunan dito. Marami yan. Sabi ko nga, 55 theories kailangan nyong masterin. Then, human behavior. Nandyan yung soft copy nyo. Kailangan nyong ma-evaluate class yung human development. Don't worry class. Sa human behavior, nakatuklas na ako kung ano yung ginamit ng examiner na libro. Kaya nakita ko yung ibig sabihin na human development. So isa yan sa subject ng human behavior. So si Attorney Gabaw ang author na reference na gagamitin ko sa human behavior. Yung PTSD, minority, senility, yan yung mga mental disorder. Pag-aaralan natin yan. Psychosis, psychopathic, neurosis. Yan, pag-aaralan natin yan. Then victimization class. Ito naman yung pag-aaral sa mga biktima kung saan kaya daw may krimen dahil mismo sa biktima. Maraming mga iba't ibang uri ng victim. Nandiyan class yung mga sinasabing wanton victim. Okay, so i-details natin yan. Then professional ethical standard class, may meron kayong may encounter na subject sa atin na ang kasunod niyang subject ibang area. So halimbawa, pag nagturo sa inyo class ethical standard, tapos ang next session ibang area, ano yung mga katulad nito? Pangungunahan ko na kayo ha. Ang magkakagrupo dito, si ethical standard, si character formation, at si nationalism. Okay? Di ba ang nationalism nyo pang, at character formation pang Leia? Correct me if I'm wrong. Parang pang Leia yan, di ba? So lahat ng mga mabubuting asal ng pulis, tinuturo dyan. Kaya sabi ko kay Sir Nolly ninyo, pwede, ang naging proposal din ni Sir Nolly ninyo class, pag-iisahin at pagsasamahin yung mga magkakagrupo. So, kapag naging topic na ang ethical standard, huwag na kayong magulat kung mayroong isang area na magko-combine sa area na to, katulad ng Leia, character formation. Para at least hindi na kayo class magugulumihanan sa meaning ng pagkakaisa. Yan yung mga ano diyan eh, yung loyalty, yung sinasabi nating gentlemanliness, valor, ayan, diyan yung may encounter yan. Sino yung ano daw ang katumbas ni Maria Clara? Sino, ano meaning ng tatlong paring martir? Ayan, dyan, ma-encounter nyo dyan yan. Private message nyo po ba pag send nyo yung video recorded at soft copy after session, ma'am? Hindi po. Mamaya, anak, wait lang, tapusin ko lang to. Papakita ko kung paano ang pagtingin sa mga soft copy ninyo. Define, distinguish, juvenile delinquency class, paintindi lahat ng mauri ng batas na may kinalaman sa bata, yan ang may encounter ninyo sa juvenile at may 15 items din yan. Then dispute resolution, sigurado class ang makakaintindi nito yung nasa field na ng ating in-service.
So, mapapansin nyo yung meaning na mediation, litigation, yung mga methods ng negotiation, arbitration, mga pagkakagulo-gulo, conciliation. Nangyayari yan, di ba, class, sa katarungan pambarangay, may encounter nyo yan, dispute. Then, the last subjects is the criminological research. Huwag naman sana, class, na sa area ng criminology, dito lang kayo maglaan ng oras. Tandaan nyo, 20 items man yan sa board exam, but still, may 80% ka pang kailangan masterin sa area ng criminology. Naunawaan. Huwag na huwag kayong malolo moral class na porket hindi nyo master ang area ng criminology research, eh, hindi nyo na mamasterin ang area ng criminology. Pwede nyong panghatak dyan is juvenile theories of crime at introduction to criminology. Naunawaan. So, yan po.